Hi everyone! Good morning, good morning! Welcome back to our YouTube channel! And for today's video, sa mga bago pa sa aking channel, please don't forget to mag-subscribe and hit the notification bell para ma-update ko kayo sa aking mga videos, and don't forget to like, share, and comment down. This morning, alam nyo ba guys, wala kaming benta ngayon kasi si mama, mga masakit yung katawan niya sa 4 na araw na pagluluto niya kasi hindi pala madali magluto guys, lalo na napakainit dito sa apoy, dito sa kusina namin. Napakainit kasi yung kusina namin sobrang liit, tapos yung apoy mag-reflect sa katawan niya. So ngayon, parang sobrang sakit lahat ng katawan niya, tapos parang nilalagnat siya. Kaninang umaga is, ngayon is 9 o'clock na, so kaninang umaga nagpahilot siya, yung nagpaano siya kay papa na nagpahaplas ng mga haplas dito na mga benta. So ngayon wala kaming benta dito ngayong araw na to. So ngayon ang gagawin natin is punta ako dun, papakita ko dito ang ganap. So ngayon dito is makulimlim yung panahon guys kasi may bagyo, bagyong Lini, tama ba ko? Or mali, comment down below, basta may bagyo raw dito kaya makulimlim. Ayan, so ako lang muna mag-isa dito sa bahay kasi si mama nandun, kami lang dalawa, si mama nandun, si mama sa labas. Naghiga doon sa duyan kasi nagpa-haplas siya kay papa kanina. Umaga pa lang talaga kasi nga hindi siya nakapagluto ngayon kasi may parang nararamdaman siya, parang may sakit siya ngayong araw na to. Kaya ayun, wala kaming benta kasi hindi naman ako marunong magluto-luto. Ako lang talaga yung taga-assist sa kanya, ako yung taga-bantay doon, pero si mama talaga yung taga-luto. So ngayon papunta ko ngayon sa labas at pakita ko yung view dito ngayon kung anong ganap, at saka parang may bagyo talaga, may medyo parang uulan siya. So ayan, samahan niyo ako sa araw na to kung ano yung mga ganap natin, at saka maraming salamat guys, especially po kay Tay Finish, Purposong Pinay, at saka kay Ate Aileen Caleb sa pag-share ng mga videos ko. Ayan, maraming salamat talaga sa inyong lahat sa Finland, and mag-ingat po kayo dyan lahat. So ayan, palabas na ako ng bahay, ano, ipapunta ko dun sa baba, ang ingay ngayon ng mga pambol. So babalikan ko kayo kasi mag-ano muna ako dito ng bahay, maglinis-linis kunti. A few minutes later. Hey everyone, so ayun, nandito ako ngayon sa labas ng bahay. And then as you can see, oh, diba, mula tayong binidisplay dito. Ngayong umaga na to, mag 10 o'clock na, so 7 o'clock parang nakadisplay na kami. Pero ngayon wala na, kasi hindi tayo nakapagluto ngayong araw na to. Ayan, walang benta sa araw na to guys, ayun, walang display. Ayan, tapos ayan si mama guys, o dyan kasi mag-relax-relax. Pag may mga nararamdaman yan, nandiyan siya sa duyan. Kasi yung hinihiga nila sa sahig, tapos may banig lang, kaya medyo masakit din ang likod niya kapag nandun sa mahiga, kaya nandun siya sa duyan para mas ma-relax siya sa duyan. Ayun o, ayan, may nararamdaman siya guys sa duyan siya para mas ma-relax kasi yung tinutulugan nila dito sa sahig lang, at saka may banig, kaya masakit na yung likod niya matulog dun sa sahig namin, kaya ayun, dyan siya para mas relaxing siya doon. Ayan. So sobrang pagod yun ng 4 na araw kasi ang dami-dami niya mga niluluto ng mga siopa, siakoy. Ayan, mahirap pala magluto, hindi pala madali. Kaya ayan siya guys, oh, ang result, nagkasakit. Ang liit-liit pa ng profit ng anumang ginan siya ng ano natin, tapos nagkasakit pa. Ayan, oh, diba? Tapos yung iba uutangin pa, ganun. Ayan siya, nagkasakit na dahil sa pagpaniguro yung grabing paghihirap sa pagluto. Kaya ayan, kasakit na yung mother natin sa 4 na araw talaga. Sobrang lungkot lang talaga kasi yung mga ibang tao dito sa amin mangutang, pero ang hirap-hirap magbayad. Ayan, tapos hindi pala, hindi naman madali magluto-luto guys, sobrang hirap talaga. Ayan, nagsasacrifice kami, naghirap talaga kami para may pang-araw-araw na pangangailangan dito sa bahay. Ayan, may pang coffee sila, may pang, kasi mahilig sa mga tao dito sa amin is coffee sa bahay. So ako, hindi ako mahilig mag-coffee kasi may acidic tayo. And si mama at saka si papa guys, mahilig talaga sila mag-coffee. At saka yung mga kapatid ko, ayan, kaya minsan kahit na magkasakit-sakit, nagkahirap-hirap is ano talaga, gulang sa buhay. Ayan din,
dito sa, tingin yung panahon dito sa amin ngayon, oh, makulimlim talaga yan. Kasi nga, may parang bagyo. Parang hindi, may bagyo talaga na darating daw. Ayun, mahangin, medyo mahangin nga dito ngayon. Ayan, so yan yung mama natin. Ayan siya. Kawawa talaga si mama guys, o diba? Ayan siya nakapag-jacket. 9 o'clock na ngayon. Hindi pa kami nakapag-breakfast na kayo. Pero yung mga kapatid ko, hindi pa. Ayan, kasi wala kami pang ulam today. Ayan. Wala kami pang ulam talaga. So, kami ni mama nag-coffee sila. Pag wala kaming ulam guys, pag mag-coffee is, ano, pag coffee, diriso nakain ba? Ayan, ganun. Ganun yung style nila mama dito pag walang ulam. Pag mag-coffee sila guys, kain nilang diriso ng breakfast. Ang ingay doon sa likod ng bahay namin kasi may nagpanday ng simbahan ng Katoliko, hindi pa sila tapos. Kaya sobrang ingay doon. Ayan, pagpasensya nyo muna. Tsaka dito sa labas ng bahay namin, may hindi ko pa nalilinisan, nandun pa sa labas. And every bag, kung hindi ko pa mamaya kunti, linisan ko rin ito. So, ayan, samahan niyo ako ngayon sa araw na to. At saka, huwag i-skip yung mga ads natin. Ayan, maraming salamat talaga ayan, sa inyong lahat. Kumusta po kayo dyan? Sana sa mabuti po kayong kalagayan. Okay lang sana kung magkahirap-hirap tayo. Basta wala po tayong mga sakit sa buhay. Walang sakit sa katawan. Ganun, okay na sana yun. Ayan, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi kahit mahirap kami guys, palagi siyang nag-guide sa amin. Si Lord, hindi niya kayong pinapabayaan. Kaya ayan, punta na ako ngayon sa labas kasi maglinis dito ako ngayon sa dito sa labas na mahinan. Maglinis-linis ako dito. Samahan niyo ako guys. So hi guys, so and sorry po talaga kanina kung sobrang ingay doon sa dito sa likuran ng bahay namin kasi nga nagpanday yung mga simbahan sa simbahan ng Katoliko. Ba ipapakita ko siya sa inyo. Napakaingay kong kaya o tingnan niyo, maingay na naman. Hi guys, so ayun kaya medyo maingay kanina yung vlog natin kasi ayan oh, nagpanday sila guys, hindi pa sila tapos, matagal pa yan siguro matapos. Ginaganyan na pagpanday, so medyo mataas-taas. Again, pinapakita ko na yan kasi para sa iwas na pag ano ng baha, hindi na siya naabutan ng baha, hindi na kailangan ng mga kawayan dito sa amin kasi kapag hindi mataas guys, magastos talaga ng kawayan every baha. Bakit kailangan ng kawayan? Daming detasyon sa ating vlog ngayong araw na to. Kasi kung hindi magpanday, ang daming tambot, ang daming talaga mga tentasyon. So bakit kailangan ng kawayan? Para guys, lumutang yung bahay sa baha. Ayan o, oh, may mga kawayan. Ayan po yung rason kung bakit na pinataas na yung mga simbahan dito sa amin. Pero mayroon lang isang bahay dito na nakapagtay ng mataas din. Yung nauso na din yan ngayon sa amin. Pero isa pa yung bahay ang nakapagtay ng pinataas. Tsaka simbahan din, ayan. So, ayan lang muna yung update natin for today. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Hi, guys. So, ayan po si Papa. Ayan ka. Magtatlong araw na siya ganyan sa ginagawa niyang ganyan. Iwan ko po kung ano yung gagawin dyan sa mga kawayan na yan. Ayan. Si Papa. Busy din yan sa mga ganyan. Kawayan. Yan o, di ba? So, ayan. Hi everyone! So, ayan, nandito ko ngayon kasi dun sa bahay na yun magulo. Napakadami yung mga music. Doon iwan ko, baka makapirate tayo dito. Kaya baka yung music na naririnig. Kasi dito sa amin guys, mag-burnout. Ang hirap-hirap talaga mag-vlog. Ayan. Kaya ang dami-dami mga music sa paligid. Ayoko naman na puntahin sila. Patayin nyo muna yun kasi mag-vlog ako. So, ayan guys, nandito ko ngayon para magtago. Para dito ako makapag-vlog. So, mayroon pala akong sasabihin sa inyo guys. Alam nyo ba, yung Meron na naman gumugulo sa buhay ni Mama guys. Kaya na din si Mama na depressed siguro. Kaya ayan, dagdag na yan sa bughat niya ba yung nabinat siya kasi
kahapon pinunta niya yung kapatid niya, tapos hindi siya tinanggan ba, hindi na, walang kibo sa kanya, walang salita, kasi na, medyo nagalit yung kapatid niya sa kanya. Hindi naman namin alam kung ano yung nagdahilan ko bakit nagagalit, kaya si mama is hindi nilang pinapakialaman, kasi pagpunta ni mama sa bahay, Lord, patawarin mo ako, bakit ba ganyan yung mga kapatid ko sa akin, ganyan. Iwan ko talaga sila mama at si papa, nandito lang sa bahay, hindi sila naggalagala dito sa lugar namin, pero bakit parang parang ano ba yung galit na yung mga tao sa kanila. Iwan ko kung ano yung dahilan, hindi ko rin mapaliwanag kung ano yung dahilan kung bakit binaganyan nila si papa at si mama, lalong-lalo si mama, guys. Ang dami-dami magchismis dito kay mama, hindi naman namin alam kung ano yung mga dahilan ganun, kasi si mama nandito lang yan talaga sa bahay. Sobrang bait ni mama, kahit malit lang na mga bagay-bagay na nandito sa bahay namin, kung meron kami binibigay niya, minsan binibigay niya yung mga kapitbahay namin, kahit tanungin pa yung mga kapitbahay namin dito, pero bakit ganyan sila kay mama, iwan ko lang kung bakit. So kahapon, guys, parang naiyak din ako, guys, sa sobrang ano ng ugali ng kapatid ni mama, guys. Sobra, hindi si mama pinakinggan o hindi man lang siya makinausap, kasi pinuntahan niya si mama, kasi parang naalala, parang ano ni mama ba, na sense na niya na parang may ano sa kapatid niya. Pero pagpunta ni mama doon, tinanong niya, hindi siya makinipon. Pag-uwi ni mama sa bahay, pagpunta ni mama sa bahay, sabi niya, Lord, patawarin mo ako, bakit ba ganyan yung mga kapatid ko? Yan sabi ni mama sa sarili niya. So sabi ko, mama, mababayaan mo yan sila. Kung ayaw kanilang pansinin, di huwag mo rin pansinin. At least hindi tayo nag-ano sa kanila, wala tayong ginagawang masama, hindi natin sila inaapakan. Yun yung ano natin, na wala naman tayong masamang ginagawa, at least hindi na tayo naapak ng kapwa natin tao. Ayun lang. So ngayon, naawa ka mama kasi may sakit siya. Ayan, dun din sa bahay. Kasi siguro bukas, alam nyo ba, bukas mag-start na magkuha ng modules, tapos yung kapatid ko walang cellphone. Napakahirap talaga mag-start na yung class niya, yung kapatid kong bunso walang cellphone, so mag-start na yung class niya. So baka hindi na ako makapag-focus sa vlog, kasi magpuli-puli na kami ng cellphone ba, yung manghiram siya sa akin ng cellphone kasi wala siyang cellphone. Ayan, walang cellphone yung kapatid ko. Tapos ang hirap pa naman ngayon kapag wala kang online class, tapos wala kang cellphone. Napakahirap talaga. Tapos sa amin walang pang-load, walang signal. Napakahirap talaga. Pero kakayanin namin to ng kapatid ko para lang makapagtapos ng pag-aaral. Ayan yung kapatid ko, guys, nahirapan din siya. Ayan, lalo-lalo na ngayon sa sitwasyon na nandito na kami, pero laban lang sa buhay, kasi ganito talaga yung life namin dito sa Agusan Mars. Laban lang tayo. So ayan, maraming salamat din sa inyong lahat sa support niyo sa akin. Ayan, so i-ano ko lang kayo, ha-update, baka hindi na tayo makapag-vlog next day or next week, kasi again yung kapatid ko manghiram sa akin ng cellphone kasi wala siyang cellphone. Yung kapatid ko, yung bunso namin, mag grade 11 na siya, mag senior high next year. So grade 10 siya ngayon, graduating, kaya focus muna sa pag-aaral niya. Kaya ayan, wala siyang cellphone talaga, kaya maghiram-hiram muna siya sa akin. So yung ginagamit ko pag vlog, yun yung hinihiraman niya, kaya baka hindi ako makapagtuloy-tuloy sa pag vlog natin. So ayun lang muna yung update natin for today. Kung gusto niyo akong i-add sa aking Facebook account, Gian Campos at saka Gian Valderas, na sa comment section po, sa description area. Ayun lang yung update natin for today. Sa mga bago pa sa aking channel, please huwag po kayo matamig subscribe, hit the notification bell para ma-update ko kayo sa aking mga videos, and don't forget to like, share, and comment, guys. Maraming salamat po sa inyong lahat sa support ninyo sa aking vlog everyday. Malaking tulong na po yun sa akin sa pag-share at hindi sa pag-skip na mga ads ko. Malaking tulong na po yun sa akin. Again, uulitin ko po, baka next week hindi na tayo sa pag-vlog, kasi baka gagamitin ng kapatid ko yung cellphone natin sa pag-online class. Ayan, maraming salamat. Ayan, sa walang sawang support na sa akin again. Thank you so much. See you sa mga next video natin, guys. I love you all. Ayan, mag-ingat po tayo palagi kung saan man tayo sulok ng mundo. Maraming salamat po.